Bakit hanggang ngayon konti pa rin yung mga followers natin? Wala pa rin tayong views, hindi pa rin tayo monetize, o di kaya hanggang ngayon hindi pa rin tayo kumikita as a content creator? Ano-ano nga ba ang mga bagay na pumipigil sa atin para maging isang successful na content creator? Tandaan po natin guys, very important po na tinatalakay natin ang mga bagay na ito para po matanggal natin sila sa ating daanan papunta sa pagiging successful na content creator. Parang ano lang yan guys, parang sagaba lang yan sa daanan natin pag nagda-drive tayo. For example, pag nagda-drive tayo tapos maraming mga kahoy sa daanan, di ba kailangan natin tanggalin yung mga sagabal sa daanan para makadrive tayo at makapagpatuloy tayo sa ating biyahe. Same rin yan guys dito sa pagiging content creator. Very important na malaman natin kung ano ang mga bagay na sumasagabal sa atin para maging isang successful na content creator. So sa video na ito guys, susubukan ko at i-share ko sa inyo kung ano sa tingin ko yung mga bagay na pumipigil sa ating lahat, hindi lang sa inyo kundi sa ating lahat, kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin tayo successful at hanggang ngayon konti pa rin yung followers natin, yung viewers natin at yung kita natin hindi pa rin malaki. So siguro guys, sa tingin ko, unang-una na pumipigil sa atin is yung pride natin. Yes guys, ito na-realize ko talaga to. Kasi guys, kung yung pride lang natin ang isipin natin, palagi tayong gagawa lang ng mga safe na mga content. Gagawin lang natin kung ano yung mga sinasabi ng tao sa paligid natin. Gagawin lang natin yung mga bagay na kung ano ang sinasabi ng society sa atin. Kahit hindi natin gusto, kahit hindi tayo masaya, kasi ito yung norms, kasi ito yung sinasabi ng mga tao na dapat natin gagawin. Kasi pag gumawa tayo ng mga bagay na against sa norms at against sa gusto ng mga tao sa paligid natin, sa tingin nila is hindi tayo acceptable. Pero tandaan po natin guys, kailangan natin maging different. Kailangan natin maging iba para makita tayo, para mag-stand out tayo sa crowd. Alam naman natin na sobrang dami ngayon ang mga content creator. So para maging isang successful, kailangan natin mag-stand out. So para mag-stand out ka guys, kailangan natin lumabas sa norms. Kailangan natin gawin yung mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Kasi tandaan po natin, kung masaya tayo sa mga bagay na ginagawa natin, hindi po tayo napapagod. Nai-inspired po tayo. Kumbaga, mas madali sa atin magtrabaho. So kaya very important guys, na gawin natin kung ano yung gusto natin at huwag natin isipin yung pride natin. Huwag natin isipin kung ano ang gusto ng mga tao sa paligid natin. Huwag natin isipin kung ano ang sinasabi ng society, kung ano ang sinasabi ng norms. Dapat gawin natin yung mga bagay na alam natin is masaya tayo. Alam natin na ginagawa natin to para maabot yung mga goals natin. Okay? So yan guys, so kalimutan natin yung pride natin kung gusto natin magiging isang successful na content creator. Dapat tayo mag-explore. Gawin natin yung mga bagay na hindi pa natin nagawa. As long na masaya lang tayo. Okay? So yan ang una-una guys, yung pride. Number two. Ang number two guys is yung comfort zone. Yes guys, comfort zone. Kasi minsan, pag okay na tayo sa situation natin, parang ayaw na nating umalis sa ganong situation. For example, ganito, nagtatrabaho ka ngayon, tapos kumikita ka ng 20,000. So yung 20,000 na yan, para sa atin minsan malaki na, pero hindi natin alam, kulang yan saka, para igasto sa ating family. Pero dahil kahit alam natin na may mga bagay pa tayong kayang gawin para kumita ng malaki, parang pinipigilan natin yung sarili natin kasi takot tayo. Kasi feel natin na ito na yung comfort zone, ito na yung okay na ako dito. Pag lumabas ako dito, baka ganito yung mga mangyari. So, andun na tayo, nasanay na tayo sa ganong klase ng buhay at takot na tayong gumawa ng risk. Kahit alam natin, yun lang talaga yung solution para magiging isang successful na content creator. So, kaya kailangan guys, para magiging successful tayo, kailangan talaga is lumabas tayo sa comfort zone natin.
i-challenge natin lagi yung sarili natin, nasubukan yung mga bagong bagay na posibleng makakatulong sa atin para maging isang successful na content creator. Okay? So yung number 3 naman guys, ito is na-discuss to ng isa sa pinakasikat na content creator na si Manong B. At nilagay niya to sa wall niya nung isang araw. Kaya napunta rin ako sa ganitong topic dahil sa question na nilagay niya sa kanyang wall nung nakarang araw. So Manong B, para sa iyo yung content na ito. Well anyway, ang number 3 guys is path of less resistance. Yan lagi yung pinipilit nating mga tao kasi yan ang pinakamadali. So path of less resistance guys, ibig sabihin ito, ito yung kadalasan, ito yung daan or ang paraan na pinakamadali na gusto ng lahat ng mga tao. At kumbaga dito kasi parang nakikita natin, ah, walang masyadong sagabal, madali to. Kasi tayong mga tao, takot tayo pag maraming mga problema, maraming mga challenges, ayaw natin kasi feeling natin mahirap. So pero hindi natin iniisip na before tayo makaakyat sa taas, kailangan natin i-prepare yung self natin, kailangan natin pagdaanan yung iba't ibang challenges. Kasi paano tayo pag andun tayo sa taas, pag hindi tayo prepared sa mga challenges? Kasi tandaan po natin guys, pag andun ka na sa taas, kailangan mong i-hold yung ano na yun. Kailangan mo naka-prepared ka kasi andun sa taas, mas maraming challenges ka pa doon na haharapin kasi mas malalaking challenges pang haharapin mo doon. Andun yung mga criticism ng mga tao sa paligid mo. Andoon yung mga stress, ang problema, yung mga problema araw-araw na ibibigay sa'yo na dapat mong solusyonan kasi ikaw yung nasa taas, kaya dapat ikaw ang magbigay ng solusyon. At saka tandaan po natin sa sinabi ko nga sa kay Manong B doon, no? Tandaan po natin na ang diamond guys is nakikreate ang diamond sa pamamagitan ng immense pressure and heat. Ibig sabihin ng immense is great amount of pressure and heat bago maging isang diamond. So ibig sabihin yan, kung gusto nating maging diamond guys, kailangan nating dumaan sa pagsubok, sa maraming pagsubok para sa preparation para maging isang great na content creator. Kaya huwag po tayong matakot na dumaan sa mahirap. Huwag po tayong matakot na dumaan sa bagong paraan. Huwag po tayong huwag natin i-close yung mind natin sa mga bagong bagay kasi takot tayo. Kailangan open-minded tayo at kailangan natin i-accept kung ano yung mga bagay na pwedeng makatulong sa atin. So ganyan lang guys para magiging isang successful tayo. And then ang last guys is yung learned helplessness. Ito yung mga bagay guys na ibig sabihin ng learned helplessness, ito yung alam mo na ito yung solution sa iyong problema pero dahil na-failed ka before, ayaw mo na siyang gawin ulit kahit alam mo na ito na yung solution at kailangan mo lang is maging persistent, kailangan mo lang siya gawin ulit ng tama. Pero dahil nagkamali ka na before, is takot ka na gawin ulit yung mga bagay na ito. Which is, ang reality is wala na tayong ibang option. Kailangan natin talaga gawin yung bagay na ito kasi ito lang talaga yung paraan. So parang ano rin yan guys eh, parang bumalik na rin tayo sa path of least resistance sa explanation na ito eh. So pipiliin natin lagi yung madali, pipiliin natin lagi na shortcut na paraan, shortcut na daan. Pero dahil nga takot nga tayo na magkamali ulit, kahit alam natin na tama yung daan na ito, pero doon pa rin tayo sa madali dahil nga takot tayo magkamali. So guys, walang mali na magkamali. Ang importante is natututo tayo sa bawat mali na nagawa natin. At importante rin na pag nagkamali na tayo, natuto tayo at hindi na natin uulitin yung mga mali na ginagawa natin. Kaya wag po tayo matakot na magkamali. So I hope guys na may na-learn kayo sa topic na ito. And then kung mayroon pa kayong maidagdag para magiging isang successful tayo na content creator, please comment down below para naman po may ma-learn rin po kami sa inyong mga comments. So maraming salamat po at good luck sa ating lahat. Bye-bye!